Ano na ang resulta ng aking swab test last April 15? What's up, you guys? It's me, Jay Foro, and welcome to my... For today's video, yun nga guys, yung result ko 5 days ago. So, yun yung pag-uusapan natin, yung about sa corona swab test result. So, bago ang lahat, sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at mga kababayan ko dito sa abroad, please, please stay at home. Yan po. So, yan. Ngayon, ano na ang resulta ng aking swab test last April 15? So, unfortunately, I got positive. Tama po ang narinig nyo, I got positive. Meron akong coronavirus or COVID-19. So, yun. Nagtataka kayo bakit dito sa vlog na to, napaka hindi malungkutin. So, hindi ako nag-iisip ng ganyan. So, ito lang masasabi ko sa mga kababayan ko at sa mga kaibigan ko at sa mga manonood dito sa YouTube or saan man social media platform. Hindi po ito biro. Okay? Actually, nung una, nalaman ko po yung result. Sabi kasi nila, 2 to 3 working days. So, now it's April 20. Nagpa-swab test ako April 15. Akala ko wala na. So, tumawag yung manager ko sa company na I am positive na corona. But anyway, nung nalaman ko yun, medyo na kinabahan ako. Hindi ako kinabahan para sa sarili ko. Kinabahan ako para sa mga kasama ko sa bahay at nakakasalamuha ko. Actually, merong nung nalaman ko yun, syempre, pag sinabi nilang ganito, takot na sila. So, yun yung kinababahala ko ngayon. Na instead na, okay, relax lang, chill lang, sila pa yung unang natatakot. Anyway, guys, wala naman ako nararamdaman sa ngayon. Sabi nila, it's asymptomatic. Before noon, nung last March, meron naman akong ubo-ubo lang, ganun. Pero, hindi ko alam eh, tumagal na, halos almost a month. More than a month. Wala naman na ako nararamdaman. Nagtataka kayo ba't ako nakakumot kasi malamig dito sa kwarto. So yun nga, yung government ko dito sa abroad, after ko swab test, maghihintay ako ng ambulance. So hindi ko alam kung kailan siya darating. So magiging ready lang ako. Ngayon, ang challenge ko sa sarili ko, paano ko lalabanan ng COVID-19 sa aking katawan? Paano ko lalabanan ang virus or coronavirus sa aking katawan. Guys, huwag kayong mataranta, huwag nyong i-stress yung sarili nyo. Labanan natin to. So, ako lalabanan ko siya in the sense na ito, gumagawa ako ng vlog ko. So, day to day, magbablog ako kung ano nang nararamdaman ko, anong resulta ko. So, ang ano ko ngayon is binabasa ko na naman, instead na iba yung ginagawa ko ngayon, nililimitahan ko na bawal na ako pumunta sa CR, bawal na ako pumunta sa kabilang CR, or di kasi dito sa amin is may mga kasama ako, so may mga CR din. Yung CR na hindi nagagamit, yun yung pinagamit sa akin. So bawal na ako pumunta sa kusina. Lahat noon, nung nalaman nila, limited na yung aking galaw. Okay, para hindi po tayo makahawa. Actually, kung meron ako, sabi natin malakas ako, pero yung mga kasama ko namang mahihina, yun yung matatamaan. So tama nga yung sabi nila, ito hindi po biro. Kailangan stay at home, social distancing hanggat maaari, more than 10 feet, more than 2.5 meters, more than that. Kasi we don't know what happened next. Sabi natin maging okay ako, pero yung nahawaan ko, yun yung kawawa.
So don't forget to wear mask, okay? Wear mask. Ngayon, tatanungin nyo, ba't ako hindi naka-mask? Anyway, nandito lang naman ako sa loob ng kubol ko. So, huwag kayong mag-alala, guys. Nandito naman ako sa kubol ko. So, malayo naman ako. Panatilihin natin malinis yung ating lugar. Ang ating kapaligiran. Yun nga, iwasan na yung labas ng labas. Actually, ako po, lumabas ako noon para may bilhin. Pero, yun nga eh. Hindi po natin alam kung hindi ko din alam kung saan ko talaga nakuha. Okay? Kasi nung napaswab test ako, doon ko lang nalaman. But anyway, wala naman ako nararamdaman. So, ang sa ngayon, ang gagawin ko is kung ano yung napapanood ko sa YouTube or sa Facebook na yung mga gamot or mga para maiwasan tong sakit na to. So, siguro susundin ko na lang. Iaano ko ng lemon. Okay, lemon, honey, salap, ginger. Yan, sama-sama ko na yan. Asin, imumog daw, ganyan. So, gagawin po natin yan. So, in this vlog, for na my next vlog, sisimulan ko kung paano ko lalabanan tong sakit na to. Okay? So, ngayon, wala po ako nararamdaman. So, next day, pag sinugod na ako, dyan natin i-start. Okay? Para yung ibang manonood is makita nila kung ano nangyayari sa akin. Okay? So, guys, mga kababayan ko, okay? Nasa ibang bansa, please po, mag-wear po kayo ng mask. Okay? Mag-wear po tayo ng gloves. Okay? Proper hygiene. Makinig po tayo sa mga medical yung mga nasa medical field. Okay, mga doktor, mga nurses, makinig po tayo diyan. Sa government po natin, makinig po tayo. Lalong-lalo na sa Pilipinas, yung mga matitigas na ulo. Okay? So, mahirap. Sabi natin, meron ka nga nito, pero yung mahawaan mo, bigla siya manghihina kasi nanggaling nga yung sakit sa'yo. So, naging ano ka pa, makasalanan. Diba? So, hindi natin ano, sa ngayon po, wala po tayong gamot. Okay? Wala po tayong gamot. So, ang kailangan po natin, vitamins sa katawan. Resistensya sa katawan. Tamang tulog. Okay? Matulog kayo ng maaga. Hanggat maaari, 8 hours a day. Since wala naman po kayong pasok. Okay? Para kahit nasa labas kayo, hindi kayo maapektuhan ng virus na ito. Kasi yung virus mismo, tatargetin lang nila yung mga mahihina. Okay? So, syempre, kung malakas ka, paliritin mo pa rin yung social distancing sa iba. Kasi mamaya, carrier ka, pwede mong hawaan yung kasama mo or katabi mo. So, yun lang. Yan lang po yung masamang balita for me. Okay? Pero para sa akin is, think positive. Okay, think positive po tayo. Okay, mga tropapi ko diyan, mga kaibigan ko, mga ka-vloggers ko diyan. Okay? So dito na po tayo magtatapos and don't forget to subscribe my channel para makatutok po kayo sa aking step by step kung paano ko lalabanan yung coronavirus. So guys, keep safe, stay at home. And see you to my next vlog. Bye-bye.